Ay, guys, ito nga pala ang ginagawa ko sa araw-araw. Kaya nag-asikaso na ako para sa tanghalian namin. Nagsayang na ako, guys, kasi may pasok si Winnie. Alas 12 kasi ang pasok niya ng tanghali. Maaga pa lang, guys, wala lang kami ng tubig. Kaya ang ginagawa ko, nagtabot-tabot na ako sa inipon kong tubig. Ayan, isinalang ka na yung kanin. Mga oras na yan, guys, pinapaligo ko na rin pala si Winnie. Si Winnie nga pala ang panganay kong anak, guys. At nasa grade 2 na siya ngayon. Kung napapansin niyo yung lababo namin, ang daming hugas. Saka na namin hinuhugasan yan, guys, pag bumabalik na yung tubig. Nga pala ako ng kachilin niya. Ihiwain ko kasi yung pakwan na nabili ko sa labas, guys. Grabe talaga, ang mahal ng bilihin ngayon, guys. Isang slice na pakwan na yan, 30 pesos na yan, guys. Bumili na rin kasi ako ng pakwan kasi gustong-gusto ni Winwin yan. Isa rin kasi sa paborito niya yan, guys. Sinisimot ko talaga yung mga natitirang pula, guys. Kasi sayang nga naman kung itapon ko siya, matamis pa naman. Naalala ko tuloy nung bata pa ako, guys. Talagang tinatanggal namin yung puti at sinasawsaw namin sa asin. Naisip ko nga pala, imbis na ilagay ko sa basurahan yung bala, ipapakain ko na lang sa ibon, guys. Meron din kasi kaming mga alagang ibon. Tusino nga pala ang naisipan kong lutuin, guys. Mas madali lang kasi siyang lutuin. Minsan kapag late na si Winwin, bibili na lang ako ng lutong ulam. Ayan, guys, papunta na kami niyan sa school. 12:20 na mga oras na yun, guys. Dali-dali na kaming pumunta ng school. At bigla kaming napapalik, guys. Kasi sabi ng security guard, wala daw silang pasok kasi masama ang pakiramdam ng adviser nila.